Magandang araw muli. Ating pag-aralan ngayon ang kahalagahan ng mapanuring kaisipan sa pag-alam ng katotohanan. Tayo nang magbalik tanaw o magbalik aral, dapat bang magsabi tayo ng katotohanan sa lahat ng pagkakataon? Bakit dapat tayo magsabi ng katotohanan? Para sa inyong gawain, ikuhit ang masayang mukha kung nagsasabi ito ng pagsusuri sa katotohanan at ikuhit ang malungkot na mukha kung hindi ito nagsasabi ng pagsusuri sa katotohanan. Unang bilang, inaalam sa mga kinaukulan kung tama ang napakinggan na balita. Ikalawang bilang, sinusunod agad ang sinabi sa napanood na patalastas sa telebisyon. Ikatlong bilang, nasasabi niya sa kanyang mga magulang ang napanood niya bago siya magdesisyon. Ika-apat na bilang, naniniwala agad siya sa mga napanood niya sa telebisyon. Ika-limang bilang, ibinabalita niya nang hindi maayos ang napakinggan niya at napanood niya sa telebisyon. Ang pagninilay at pag-alam o mapanuring kaisipan ay dapat nating ugaliin at gawin sa araw-araw upang maging maayos ang ating pamumuhay. Para sa ikalawang gawain, iguhit ang check kung nagsasabi na mapanuring isipan at iguhit ang X kung hindi ito nagsasabi na mapanuring isipan. Basahin na bawat sitwasyon at iguhit at isulat ang inyong kasagutan sa inyong papel. Ating tandaan na maging mapanuri tayo sa ating mga napapakinggan o napapanood sa telebisyon o radyo para maging maayos ang ating pamumuhay. Para sa inyong huling gawain, isulat ang tama kung nagsasabi ito ng mapanuring kaisipan sa katotohanan at isulat ang mali kung hindi ito nagsasabi ng mapanuri sa katotohanan. Gawin ito sa inyong sagotang papel. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching.